Masarap. Masarap siya. Promise. Kahit wala siyang palaman, parang siyang may lasang namon, ganun. Magugustuhan to na anak ko, masarap. To our YouTube channel. And for today's video, ay meron lang po talaga akong gustong-gustong ipakita sa inyo guys. Na hindi ko talaga siya sukat maisip kung bakit ganun siya kamahal. Kasi kahapon guys, ay nag-grocery kami dito sa Carrefour sa Lala. Yes, dito po sa Oman yan. So, ayun guys, meron kami kahapon na nakita na tinapay na charan Bon Matin. It's a gluten-free na tinapay. So, ano siya? Healthy, healthy siya. Actually, mabibili mo siya. Nabili namin siya na dalawa siya. Magkasama siya. So, oo, dalawa siya. Kasi ayan, isa lang yung ano niya, barcode. Eh, dinitouch ko na lang siya. Actually, guys, kaya ko lang nagustuhan tong tinapay na to. Eh, nakita ko kasi yung softness niya. Oh, diba? Oh, saka yung fluffiness niya. Pero, guys, ang hindi ko inaakala ay, ito ay napakamahal. Yes, guys. Ang mahal niya. Kasi, ang regular price niya is 2.8 riyals. I-times nyo po sa 128 pesos. So, magkano siya? Kulang-kulang 400 pesos. Sa apat na tinapay. So, guys, pero dun sa Carrefour, nakuha namin siya ng 1 point something ba? 1 point... Ah, nakuha lang namin siya ng mga 100 pesos. Ganyan. Pero doon sa isang grocery sa Lulu, siya ay naka 2.8 riyals sa dalaw sa apat. Pero guys, hindi ko nakuha. Buti na lang nakakuha na kami doon sa Carrefour kasi mas mababa siya sa Carrefour. Ewan ko, pero hindi pa naman siya mag-expire kasi sa September pa naman siya mag-expire. Siguro naman bago mag-September maubos ko na 'to, guys, no. So ayun, titingnan natin kung ano nga bang meron sa tinapay na ito at bakit naman ito ay sobrang mahal. Opo, mga guys, napakamahal niya talaga. So, ayan guys, naglobat. So, try nga natin. Buksan nga natin ang isa. Tingnan nga natin. Dan, bilang meron akong pansit. Papansit ni Mayora K. So, ayan. Ang aking mabait na kaibigan. So, ayan. So, titingnan ko kung ano nga ba. Kung, syempre, bagay yan sa pansit canton. Kaya, titingnan natin siya. At ito na ang aking magiging lunch. Dahil bilang mahal ito, I consider na ito na isang meal of the day. So, ayan. Baka makaisa lang ako, guys. Dahil baka sa sobrang mahal na ito, eh, unti-untiin ko. So, ayan, buksan nga natin ang makita natin ang fluffiness nito. Ano ba yan? Hindi ko mabuksan. Ayan, mabukitin ko na lang, guys. Kasi hindi ko siya mabuksan. O, diba? Siya nga pala, guys, ay galing siya sa Spain. So, ayan, dun siya, ayan, produced in Spain. Oh, Diyos ko, sana ito ay masarap. Kasi ito ay mahal. So, ayan, guys, try natin ang isang piraso. Oh! Super floppy nga, oh. Oh, diba? Super lambot niya. Kusan nga natin? Parang normal naman siya, pero super floppy niya, oh. Pag ginanon ko talaga siya, as in, babalik agad siya. Oh, diba? Tikman nga natin. Ito na, titikman na natin. Masarap! Kahit wala siyang palaman, parang siyang may lasang namon, ganun. Magugustuhan to na anak ko, masarap. Pero guys, pag tinignan nyo siya, talagang mukhang regular. Hindi siya bibitin sa ganung halaga siguro. Ewan ko lang din ha, pero tinry ko lang tikman. Kasi parang nga, kasi parang naano lang ako na amaze ako sa presyo niya. Tapos, hindi ko siguro there's something inside na masarap or baka naman may gold sa loob. Pero mukhang wala. Baka naman dito yung may Swarovski. So, ayan nga guys. So, lalagyan natin ng palaman. Tingnan natin kung ayan. Like, syempre, Pilipino tayo eh. Kasi papalaman natin yan, no? Hindi naman pwedeng ganyan na lang yan. Salamat sa sponsor ng pansit. Okay. Sobrang ano ka, blessing sa akin. Ayan guys. So, ayan guys. Ang masasabi ko lang, masarap siya. In fairness sa kanya, masarap talaga siya. Para siyang mamon, pero at the same time, monay. Pero at the same time, pwede mong kainin ng walang palaman. So, siguro, anything goes. Kahit na yan lang. Pero, saka guys, in fairness, parang madali siya makabusog. Kasi parang busog na ako dun sa kanyang kutsarot. Hindi, pero feeling ko, mukhang madali siyang makakabusog. So, ayan guys. So, bilang na-check na natin kung ano meron sa tinapay na ito.
Siguro, kung marami kayong budget, i-recommend ko. Pero kung tama lang, doon na lang tayo sa regular na tinapay kasi medyo mahal siya. At check-check muna din ang price bago kumuha kasi magkakaiba sila ng presyo sa magkabilang store. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil malapit ang September, kaya nag-sale na doon sa isang grocery store. At doon naman sa kabila, siguro matagal pa yung expiry noon, kaya hindi pa nila sinisale. So, ayan guys. Dahil bilang tayo ay isa ring practical na nanay, so, kaya ko lang din siya tinikman at kinuha eh, kasi nga naka-seal na siya, naka-promo na siya. So, hindi naman siya agad expire kinabukasan. Kaya okay pa naman din siya. So, ayun guys, yun lang ang masasabi ko ay okay na. Okay rin siya. Pero kung hindi siya naka-sale, eh, wag na lang. Kasi kung 400 pesos, estimated 400 pesos siya kapag naka-regular price siya. So, malamang, ito ay pambili na ng bigas, diba? Eh, yun lang guys. Tikman lang din natin paminsan-minsan kung naka-promo lang. Kasi dito guys, disclaimer guys, kasi dito, pag may expiry na, sinisale na nila yan. So, doon kami, abangers kami sa mga ganoong bagay. Sa mga ganoong, meron kasi dito, like sa Carrefour, meron silang sa hallway nila, sa isang alley nila doon, meron silang naka-stand doon na mga near expiry goods na nila. So, napakamura na nung mga nando doon. Like yung mga binili ko kahapon na mga Filipino products, hindi pa naman super near expiry as in yung bukas expired agad. Hindi naman ganun ang mga expiry dito. Mga 1 month to go pa ganyan. Pero nilalagay na nila yon sa mga promotions. Kasi kesa sa hindi na yun mabenta, diba? At hindi na nila ma-push sa market nila. So, ayun lang guys. Anyways, ganito na lang ang vlog na ito. Maiksi lang po ito dahil gusto ko lang talagang malaman kung bakit ganito ito kamahal. Diba guys? Pero anyways, all in all, masarap naman siya. Worth it na siya doon sa promotional price niya, which is roughly 100 pesos. Pwede na siya. Pero doon sa kabilang store, kung kukunin ko siya doon sa kabilang store, ay malamang hindi ko siya papansinin guys. Kasi siya ay, doon sa kabilang store ay naka-estimated ko ay nasa 400 pesos. So, yun lang guys. Yun lang. Gusto ko lang itong i-vlog. Kasi gusto ko, dito yung mga tao dito sa Salala. So, ma-aware sila na baka madampot-dampot nila to. At hindi sila aware sa presyo. Yun lang. Pero masarap naman siya, promise. Kaya guys, until the next video, sana po mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Salamat and have a safe day.